ang susunod na content ay hindi sponsored. Maaring binili ko to dahil trending, lalang magawa at nag-online shopping. Kilala, sobrang affordable. Honestly, maganda o medyo pangit at daming gumagamit. Patnubay sa bulsa at paggamit sa online shopping ang kinakailangan. Medyo matapang yung amoy niya and yun nga, medyo greasy siya mga kamukha. Hi mga kamukha! Hi mga kamukha! Ang haba na talaga ng ating introduction. So welcome back nga po dito sa ating channel. By the way, gusto ko lang sabihin sa inyo na talagang no makeup makeup look po tayo ngayon. As in parang ang nilagay ko lang po ay concealer dito sa aking eye area. At yun lamang po. Tapos naglagay lang ako ng konting ano dyan sa eyeshadow. Pero the rest wala na po. And ito pala yung ating lips after ng 4 days. Ayan, medyo gumaganda na siya mga kamukha. Nagbabalat-balat pa siya. Pero nakikita nyo, wala po akong nilalagay dyan. Ayan na siya, ayan. Dati mukha talaga akong pale at hindi ganun kapantay yung aking lips. Kaya, pero ngayon kung mapapansin nyo, ayan, medyo okay-okay na siya. And kung gusto nyo mapanood yung ating journey para dito sa ating lip tattoo, nakalik yan dito sa description box sa baba. And for today's video mga kamukha, magre-review na naman tayo ng isang skincare brand or skincare product na sikat na sikat. At ako lang yata ang hindi nakakaalam nito. Pero nung ni-research ko, ay maganda rin naman talaga at sikat sila sa ibang bansa. Ano ba yan mga kamukha? Ito yung Sudo Cream. Ayan, akala ko nung una Sudo Cream ang basa dito. Pero hindi pala siya Sudo Cream. Ayan, let's go first sa packaging. So yung packaging niya mga kamukha ay mukha siyang parang pang paint. Aminin niyo mga kamukha, mukha siyang acrylic na paint, 'di ba? Yung mga nabibili natin na pang-painting, naalala ko tuloy yung aking high school and college life. Mukha siyang ganun. So combination ng gray tapos black yung kanyang text and then meron lang siyang nakalagay dito na red. Ayan. Alam niyo matagal na nga tong brand na to mga kamukha. It's from 1931. Wow! Ganoong katanda na sila. 1931 and it was founded in Dublin, Ireland. Ayan. So it's a UK brand. UK brand din po ito mga kamukha. And eto, may bibigyan ako sa inyong trivia. Alam nyo ba na mas magaganda ang mga European brands if i-compare natin sa US brands? So pag-uusapan din natin yan sa mga susunod pa nating videos kung bakit nga ba mas maganda mga European brands if i-compare natin sa American brands. Pero in a nutshell, magaganda ang European brands. Mas preferred ko na ngayon ng mga European brands kasi nga mas marami silang pinagbabawal or mas marami silang ingredients na mga pinagbabawal if i-compare natin sa US brands. Kaya nga, ayan, lagi ko kayong tinuturuan na check the ingredients list first. Opo, kailangan nyo po munang tingnan ang ingredients list sa mga baba, sa mga bawat bibilin nyong mga product, mga kamukha. And isa pang trivia, ayan, napakadaming trivia talaga ni Sir Lawrence. Ang taas ng energy ko today. Isa pa nga pong trivia natin dito sa Sudo Cream, yung accent kasi nila sa Dublin, Ireland. Wow, may mga pa-accent. Yung accent po kasi nila is dapat, ang pangalan talaga nito is Smoothing Cream. Pero yung accent nga nila, sinasabi nila, it's Sudo Cream. Wow! So kung gusto mong maging parang pang-Ireland yung iyong accent, ayan, ito yung kanilang talagang term. Or ito yung kanilang accent doon, Sudo Cream. O, diba? Pag Sudo Cream, ito yung ibig sabihin nila ay Smoothing Cream. Para sa nga ba yung product na ito? Maraming bumibili nito para sa mga babies. Opo, sa mga rashes ng baby, safe siya gamitin kasi it's approved sa European na, approved siya ng European na FDA nila. And yun nga, para sa rashes ng babies. Pangalawa is para sa insect bites. Ayan, kung may mga insect bites kayo, nangangati, ayan, ilagay nyo dyan. Pati sa nangangati nyong mister at saka sa misis nyo. Ayan, joke lang. Pangatlo po ay kung kayo ay may eczema, ayan, okay na okay rin daw ito. At ang huli ay umuuso na ito ngayon para sa acne at saka sa mga acne. And it is proven, na proven naman nila, tinest talaga nila, na nakakatanggal nga raw ito ng pimples at ng acne. Sabi ko nga kaya ako nga rin ito binili kasi kung safe to sa babies, edi pwedeng-pwede rin ito para sa mga adults or para sa ating mga medyo may edad na. Kaya sabi ko, ay sige, itatry natin kasi nga mahigpit ang European na FDA. Mahigpit sila talaga sa pag-approve ng mga ingredients at talagang chinecheck nila yung ingredients list. Kaya
Sabi ko, sige, itry nga natin to at bakit sikat na sikat tong brand na ito. And ngayon nga, ibibigay ko ang aking final thoughts para dito sa Sudo Creme. I thought it would be easy. Gamit nito, pwede mo siyang gamitin ng twice a day o pwede mo siyang gamitin ng once a day every night, pero ang nakalagay dito is apply thin layer kasi medyo greasy siya. Okay, papakita ko sa inyo yung product itself. Ayan, yan yung product niya. And kapag nag-apply ka nga is papakita ko sa inyo, ganyan siya, tapos thin layer lang, pero ayan, may white cast siya mga kamukha, kaya hindi siya pwede na talagang damihan nyo. Ayan, kung makikita nyo. And para sa smell niya, since meron nga itong lavender, okay, may lavender fragrance siya. Medyo may pagkaamoy siyang lavender, pero may kasakitan siya sa ilong. Ayan, oh, medyo nasasaktan yung ilong ko kasi medyo matapang siya. Matapang yung amoy for me, ha? Para lang po sa akin yun. Medyo matapang yung amoy niya. And yun nga, medyo greasy siya mga kamukha. Okay, para naman sa experience ko ng paggamit nito, nung first day ko, first night ko po itong in-apply. Of course, thin layer nga lang yung nakalagay. Kaya thin layer lang yung in-apply ko sa skin ko. And medyo naramdaman ko na, ay, ang lagkit niya. Medyo malagkit. Para po pala sa mga hindi nakakaalam, ako po ay may combination skin na yung T-zone area ko po ay oily, while ito naman pong aking cheek area ay medyo normal. Ayan, normal-normalan siya. Yun, nung unang apply ko, sabi ko, ah, medyo oily siya. And then kinabukasan, okay, yung kinabukasan nga po ay nagpa-lip tattoo ako. Tapos, napansin ko, mainit. Nag-apply din ako ng morning noon. Napansin ko, sabi ko, shucks, parang mainit. Tapos, nag-apply nga po ako. Tapos, umalis ako. Medyo mainit kasi yung panahon. Tapos, sabi ko, bakit ganun? Parang oily nga siya sa skin. And pagdating ko doon sa doon nga sa salon or sa clinic na pinagpagawa ko ng lip tattoo ko na nakalink sa description box sa baba kung gusto nyo mapanood. Ay, nagkaroon ako ng pimples or nakita ko na nagbe-breakout ako. At papakita ko rin dito sa gilid-gilid. Ayan, nung natapos yung aming session, ayun, kaya sabi ko, halabat parang ang haggard ko tignan. Ayan, kaya nakita ko na may mga pimples-pimples nga po ako. Ayan nga po nakikita nyo. Pero ako nga po ay, dahil nga sa tingin ko ay dahil lang yun sa init at dahil lang yun sa aking biyahe, sabi ko, sige, pagpapatuloy ko ulit. So, nung kinagabihan, nag-apply na naman po ako. Ayan. Walang sawa talaga si Sir Lawrence. Nag-apply na naman po si Sir Lawrence. Pero ang ginawa ko ay inalis ko yung iba ko sa skincare routine. Ibig sabihin, ito lang po talaga yung natira sa akin. And kinabukasan mga kamukha, nagka-pimple or nag-breakout talaga ako. And makikita nyo dito sa ating screen, nag-breakout na naman si Sir Lawrence. Ayan na naman, dahil sa mga pinagtatry niya ng products. Ayan o, nag-breakout po talaga ako dito sa product na ito. And ayun, sabi ko, ay, wala na. Ito yung product na yun. Kasi inalis ko nga yung skincare routine ko. Inalis ko rin yung iniinom ko or nire-review ko na glutathione product. Mas, ayan, sabi ko, ay, sayang naman kasi ito nga yung dahilan kung bakit ako nagpipimples. Tapos mga kamukha, sabi ko, ay, gusto ko talagang malaman kung ito yung reason. Therefore, inalis ko, ayan, inalis talaga. Inalis ko sa skincare routine ko to at binalik ko yung original na skincare routine ko. And after 2 days, mga kamukha, ito na yung itsura ko. Better, nawala na yung breakout ko. Ibig sabihin na ito talaga yung factor or isa to sa mga factor kung bakit, one of the factors to kung bakit ako nag-breakout. Kaya para sa aking final thoughts mga kamukha, ayan, kung kayo po ay may oily skin or combination skin like me, it's no! Ang haba na naman. Ayan nga po, nag-breakout nga po ako dito kasi yun pa rin pala yung isa ko na subtype ko po ay ako po ay may sensitive skin. Ay, para pala malaman nyo yung inyong skin type, kung gusto nyo malaman ay nakalink yan sa description box sa baba. Meron din po tayo na meron din po akong video kung paano nyo malalaman skin type test. And yun nga, isa to sa factors kung bakit nag-breakout ako kasi nga greasy siya, ang greasy talaga niya. Kaya sabi ko, ay hindi siya pwede. I haven't tried this sa mga insect bites. Siguro sa insect bites pwede, sa mga rashes. Ayan, hindi ko alam sa eczema, pero para sa aking skin, para sa aking face na ako nga po ay may sensitive skin,
hindi ko po siya mare-recommend, mga kamukha. Again, iba-iba nga po tayo ng skin type at iba-iba po tayo ng reaction sa mga product. Pero nakita nyo naman sa videos, mga kamukha, ito yung naging reason kung bakit ako nag-breakout. And hindi talaga siya kahiyang or hindi ko talaga siya kahiyang, mga kamukha. There you have it, mga kamukha. May natutunan na naman ba kayo dito sa ating video ngayong araw na ito? Aba, i-like nyo na to. Mag-comment na rin kayo sa baba kung ano pang gusto nyo ipa-review sa akin. Pero make sure hindi na nakaka-breakout yan. Or kung ano pa yung gusto nyo makita dito sa ating channel, i-share nyo na to sa inyong friends, family, loved ones, at iba pa nating mga kamukha. Pero wag na wag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Until our next vid, Godspeed!